Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon ako chara ng FDW. But guys, meron naman akong topic na i-share sa inyo. Ang topic na i-share ko sa inyo guys, if title ng topic na i-share ko sa inyo guys ay ayon sa katanungan ni Pinky Manalysis. Sabi niya, pwede po ba makapag-apply ang may scar sa baga? Pwede ba makapag-apply as domestic helper sa Singapore ang mayroong scar sa baga? Okay. Ito ha, Pinky, sasagutin kita ayon sa sagot ng MOM. I mean, yung nasa MOM. Sabi dito, una, there is no rule against working in Singapore with scar in your lung, but they will check and require a letter from your home country doctor whether you are actually fit to work. Basahin ko in Tagalog. Walang panuntunan laban sa pagtatrabaho sa Singapore kung ikaw ay may piklat sa baga. Ngunit susuriin nila at hihingi ng sulat mula sa iyong doktor sa sarili mong bansa kung actual ka bang makapagtrabaho. Okay, walang ano yon, walang tawag nito. Kapag pumasa ka, di ba sa Pinas meron talagang medical muna bago ka paliparin sa bansa na applyan mo? Ngayon, kapag binigyan ka naman ng certification ng doktor sa Pinas na clear to work ka, makaka-apply ka pa rin guys. Kumbaga makaka-apply ka pa rin sa Singapore. Pero, depende na rin yun sa employer or depende na rin yun sa pakikipag-usap mo sa employer. Paano mo makonvince yung employer na ikaw ang i-hire? Kasi based on my own naririnig or sa mga agency or sa mga friends ko rin na kapag meron silang scar, nahihirapan sila na makahanap ng employer or nahihirapan din yung agent na i-market sila. Pero depende yun guys sa pakikipag-usap mo sa employer kapag merong interview, kapag i-interview ka ng employer, kapag makonvince mo sila na magaling ka na worker, tapos cure ka na talaga sa TV, basta ang pinaka-importante ang sabi dito ay meron kang ipapakita na certification galing sa bansa mo doon sa galing sa doktor na nag-check sa iyo sa bansa mo. Okay, ito naman yung sa ano guys, ito naman yung sa MOM ha. Basahin ko para klaro. Thank you. Can I work in Singapore with lung scar? Basahin ko siya into Tagalog. Maaari ba akong magtrabaho sa Singapore na may piklat sa baga? Kailangan mong pumasa sa isang medical na sa isang medical check-up at maging sertipikadong angkop para sa trabaho upang makakuha ng isang Singapore work pass. Kung ang sa iyo ay isang piklat lamang at hindi isang aktibong infection, ito ay dapat na okay. Ngunit mas mabuting magdala ng deklarasyon ng mga gumagamot na doktor na nagpapakita na ikaw ay gumaling. Ang mga dayuhang kasambahay ay kinakailangang sumailalim sa isang medical na pagsusuri ng isang doktor na nakarehistro sa Singapore sa loob ng 2 linggo ng kanilang pagdating sa Singapore bago sila bigyan ng mga permit sa trabaho. Sinusuri ng medical na examination ang 4 uri ng nakakahawang sakit na may kahalagahan sa kalusugan ng publiko. Ibig sabihin, aktibong TB, HIV, syphilis at malaria. 4 guys yung chinecheck pagdating nyo ng Singapore. Upang mabawasan ang panganib ng lokal na paghahatid at upang suriin kung sila ay angkop para sa trabaho. Ang mga aplikanteng mapatunayang may aktibong TB ay hindi bibigyan ng work permit. So, ng work permiso sa pagtatrabaho habang ang mapatunayang may piklat sa baga ay i-refer sa tuberculosis control unit para sa karagdagang pagtatasa ang aktibong pagsusuri sa TB. Sa TB ay inuulit 2 taon pagkatapos ng unang pagdating ng isang foreign domestic worker sa Singapore. Anuman ang anumang pagbabago sa mga employer. Okay guys, safe. Ito ang sinabi ng MOM guys. Kapag meron kang scar,
kailangan mo lang, kailangan pagdating ng Singapore, susuriin kanila. Ngayon kung may makikita na mayroon kang scar, papasa kanila sa HIV screening ulit guys, para i-check pa rin kung cure ka na ba talaga. Tapos saka kanila pagbibigyan ng working permit. Kaya guys, kung ikaw ay nagbabalak mag-apply, dapat sure na sure ka sa Pinas pa lang na hindi active yung TB mo or yung tuberculosis mo. Para kahit may scar ka pagdating mo ng Singapore, kung pumasa ka sa screening ng Singapore, ibig sabihin makaka-work ka at mabibigyan kanila ng working permit. Kaya dito sa katanungan mo, Pinky, sana nasagot ko yung katanungan mo. Sana klaro sa'yo. Kapag hindi mo naman naintindihan masyado, basahin mo lang sa description. Isusulat ko siya into English and then Tagalog. Guys, itong video na to ay base ito sa MOM. Kumbaga MOM ang sumagot nito. Hindi lang to gawa-gawa ko, guys. Kaya kung hindi nyo masyado naintindihan yung pagka-explain ko, pwede nyo tingnan sa description. Kapag ikaw naman ay bagwan lang dito sa aking channel, ang channel ko pala at pag-tackle ko as being OFW and nagre-recommend din ako ng mga applicant na gusto mag-apply papunta sa Singapore, which is yung agency na yun na nire-recommend ko sa inyo guys, 3 months salary deduction, tapos kayo din yung magbabayad ng processing fee nyo sa Pinas kapag meron na kayong employer. Saka kayo pupunta sa medical guys or mag-medical or mag-training or i-process yung papers nyo like OAPDOS TISDA kapag meron na kayong employer o kapag nahanapan na kayo ng employer ng agency na nire-recommend ko sa Singapore. Kapag gusto mo mag-apply, kapag ikaw ay merong friends, kaibigan o kapamilya na gusto mag-apply as TISDA papunta sa Singapore, pwedeng-pwede nyo i-recommend sa akin guys. And mag-message lamang kayo sa aking WhatsApp numbers. Nasa description ng video na ito ang aking WhatsApp numbers guys. And magpasa na kayo ng inyong mga, magpasa lamang kayo ng biodata, one whole body pictures, malinis ang background at saka dapat naka-smile. Iwasan na maglagay ng makapal na makeup or makapal na lipstick. Tapos naka-smile dapat. Tapos biodata guys, mag-send na rin kayo sa akin. Kapag mayroon kayong mga tanong, pwede kayo mag-comment below dito sa aking mga videos sa YouTube ko guys. Kasi ginagawan ko yan ng kasagutan kung ano yung mga tanong nyo. Kapag nabigyan ko na siya ng heart, ibig sabihin nabigyan ko na yan ng video or nagawan ko na siya ng video at nasagot ko na yan. Pakitingnan na lang sa aking playlist. Ang title ng playlist ay Q&A, question and answer. Or pakitingnan na lang din sa aking community tab dito sa YouTube na to guys. And madali nyo lang hanapin kasi nilalagay ko yung pangalan nyo kung sino yung may tanong or kung sino yung may comment. Nilalagay ko siya sa baba, sa description or sa first comment guys. Sa mga hindi naman nakakaalam kung ano yung Facebook page ko guys, lalagay ko na dito sa baba. Wenga Lakaturang OFW, click nyo lang yan. Pwede nyo rin ako i-message doon. Pero kapag gusto nyo mag-apply, diretso na kayo sa WhatsApp guys. And then magpasa na kayo ng mga requirements nyo. Okay guys, see you guys. Babo, yan lang muna sa ngayon. Bye-bye. Don't forget to subscribe. Thanks sa mga subscriber ko. At saka sa mga hindi pa guys, kung gusto nyo yung mga topic na in-upload ko sa aking video, pwede nyo akong i-subscribe. And pakiclick na rin ang bell notification. See you guys. Babo.